mga tauhan ng Department of Energy ang tatlong planta ng LPG sa Taytay, Rizal. Nabisto nila ang mga delikadong gawain sa pagde-deliver na posibleng magdulot ng pagtagas ng tangke. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Mula sa permit, timba, maayos na cylinder at kumpletong detalye sa label. Yan ang binubusisi sa bawat LPG tank na ininspeksyon ng mga tauhan ng Department of Energy ngayong araw. Tatlong planta ng LPG sa Taytay, Rizal ang binisita nila kaninang umaga. Saglit pang nagkatensyon na magmatigas ang isa sa mga planta na papasukin ang mga opisyal nung una. Sa gitna naman ng inspeksyon, nasita ng mga otoridad ang mga nagde-deliver dahil nakahiga ang mga tangke. Bawal yan dahil posibleng magkaroon ng tagas. Wala munang ipinataw na parusa sa mga nagde-deliver. Sa mga ininspeksyong planta naman, walang nakitang paglabag. Todo ingat na raw kasi sila. Yung mga bulok, yung mga delikado eh. O yung piniiwasan namin. Pag pubulok talaga, yun namin tinatanggap. Kung ano po yung sinabi namin sa batas, yung po sinusunod namin. Simula nitong July 7, mas hinigpitan ng DOE ang pagpapatupad ng LPG Industry Regulation Act na unang naisabatas noong 2021. Ngayon, obligado na mga kumpanya na kumuha ng license to operate mula sa DOE. Mas mataas din ang multa. Arawan na ang pagpapataw ng penalty sa mga walang lisensya. Papalo yan sa 5,000 piso kada araw. Kada cylinder na rin ang multa sa iba pang paglabag tulad kung walang label ang tangke. Ultimo pagtanggi sa inspeksyon, 300,000 pesos ang multa. Posibleng ipasuspindi agad ang operasyon ng planta. Tinaasa namin yan, hindi naman para masaktan siguro yung mga traders, pero para ma-warningan sila. Kasi siyempre, nasa negosyo ka para mag-servisyo. Para maiwasan yung possible leak at yung sunog for the safety of the consumer. At hindi rin ma-shortchange yung mga consumer natin. Tinitingnan namin kung tama sa timbang at tama yung they get their money's worth. Nagpaalala rin ng DOE sa publiko sa mga dapat tingnan kapag bibili ng LPG. Bawat tangke dapat may PS mark, technical marking kung saan nakalagay kung kailan ito huling tinest, brand ng tangke, pati na ang timbang. Importante para sa mga consumers na timbangin muna yung mga bibiling LPG bago tanggapin para matiyak na di kayo malugi. Para magawa yan, kailangan mo tingnan yung net content o yung dami ng LPG, pati na rin yung nakalagay na tare weight o yung bigat ng tangke. Dapat pag pinagsama mo yung dalawang halagang yan, yon yung lalabas sa timba. Para matiyak na sumusunod ang mga nagbebenta, linggo-linggo na raw mag-inspeksyon ang ahensya. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.